Sabi ko pa na may tatakay ng mga kapatid at mga kaibigan, binabati po namin kayo na kung saan dapat magpupayo ng mundo. Assalamu alaikum warahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. At welcome po muli sa Kape Talakayan. MashaAllah. Ngayon po mga kapatid, ako po ang inyong magiging MC sa pagkasabakuyan na si Brother Ka Abdul Wahid Manino. At hindi ko lang papahabain pa ang aking pagpapakilala mula sa aking ganang sarili. Subalit ay ipapakilala ko na ho sa inyo kung ano po ba ang papak sa inyo ng ating hong kapatid na si Ka Rashid Dasan sa mga oras nito. Ang paksa ko ay may kaugnayan sa paniniwala ng mga Kristiyano na ang Diyos daw po ay nagkaroon daw po ng buntong na anak. Kaya po ang naging paksa o ang ito po ang paksa na ang Diyos na tunay ay may buktong na anak ba? Ito po ngayon ang ating papaksahin at ito po ngayon yung ating pag-aaralan. Paano? O gaano po ba katotoo yung claims ng Kristiyano na ang Diyos ay nagkaroon ng buktong na anak? At yung buktong na anak na daw yun ay si Jesucristo. Bakit? Karamihan sa mga mangangaral na Kristiyano ay tiyak ay unang-unang gagamitin nila sa iyong talata para patunayan na dito, dapat maging aware tayo dito yung nasa 3:16. Na anong kumpekaan yung pagkakasabi doon? Sapagkat gayon na lamang ang pagsintaan ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ibinigay ang kanyang buktong na anak upang ang sino man sa kanyang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang. Ngayon po, pag-aaralan po natin yan. Gaano po ba katotoo ang mga claims na to? Ano po ba ang sagot natin? Yan po ay isang interesado at napakagandang paksa mga kapatid. At hinihiling ko po sa inyo na inshallah ta'ala na sa amin pong gagawin paksa ay hindi lang po kami makinabang kundi kayo din naman pong mga nanonood. At sa mga sumusubaybay din pala sa programang ito ay binabati ko rin naman ang ating mga kapatid na hindi pa lumapaw sa pananampalatayang Islam. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Kaya po sa ngayon ay tinatawagan na po natin ang ating mong butihing magbibigay po ng paksa ang ating pong kapatid na Ka Rashid Indasan. Rashid? Allah! Maganda po yung paksa natin ngayon sapagkat dito naman talaga na lumilitaw yung pagkakaiba ng Kristyanismo o Christianity sa Islam. At halos lahat ng sekta, Brother Light, anumang sekta, anumang denomination ng Christianity ay naniniwala na ang Diyos ay may anak. Ang Diyos ay nagkaanak. Ang Diyos ay may buktong na anak. Ano man ang terminology ginagamit nila, ay tatalakayin po natin yan. Ngayon, isa-isayin natin. Ano po ba ibig sabihin ng Biblia kapag nakabasa tayo ng anak ng Diyos?
totoo ba yung paliwanag ng iba? Kasi kung magpaliwanag ang iba, para bang si Jesus ay anak ng Diyos, buktong na anak ng Diyos. Kung ipaliwanag ng iba, para bang siya lang ang bukod tanging o tanging anak ng Diyos. At wala mo. Yan ang kanilang doctrine. At bakit naman puto ng Quran? Nasang sinasampalatayan ko. Anong dahilan kung bakit may pit na tinututulang po ng Quran ng kayo na ang Diyos ay may anak o ang Diyos ay nagkaanak o ang Diyos ay may buktong na anak? At saan magaling itong paniniwala nito? Yun ang maganda. Ha? Saan magaling ito? Ito ba ay talagang nasa totoong reliyon? Reliyon sa Diyos? Isa-isa yun natin siguro. Total, inuna mo yung talata sa Biblia. Unahin natin yung sa Biblia muna. O oh, sige, tara. Tapos punta tayo sa Quran. Tapos punta tayo mamaya sa pinag-ugatan ng paniniwala ito. No? Pakibasa mo nga muli yung binasa mo kanina. Yan ay talamak na versikulo. Actually, yung iba, naging pastor dahil sa talatang yun. Yan ang alam niya, pero naging pastor siya. Hindi po tayo nagbibiro, talagang meron pong ganyan. Yan lang po ang tanging dala-dala. Kanina nga, nagkawa tayo. Isang born again din. At kung susunuin mo yung kanyang mga sinabi, kasama yan at isang talata pa, na si Jesus ang dahil. Yun lang po. Alam niya eh. For 12 years, na panatikong membro ng isang sekta, yun lang po ang dala niya. Inamin niya na hindi siya malalim sa doctrine. Gabay no? Nawasya niya sa pagkat ang kanyang anak ay nagsyadala sa sakin. Pakibasa mga awit, brother. Dali ko po ang aking mababasa sa Juan 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Unahin muna natin yung Diyos. Mamaya na yung pagsinta. Or ginamit sa Greek ay agape. Yung agape po sa Greek, masinting pag-ibig yun eh. Intense love. Yun po yung klase ng pag-ibig na talagang matindi, ha? Agapit na. So, unahin muna natin. Yan pala merong salitang pag-ibig. Diyos, pag-ibig. Or sa Greek ay? Theos. Okay? Merong Diyos. Gayun na lamang ang agape o pag-ibig ng Theos o Diyos. Sa sanlibutan. In other words, merong Diyos. Tuloy mo. Na ipinigay niya ang kanyang buktong na anak. Ipinigay daw? Saan? Binigay ang ano? Buktong na anak. Buktong na anak. Anak. Okay. Upang Upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya. Sumampalataya sa English, di ba? Whosoever believes, di ba? Yes. Believes, sumampalataya. Tama? Correct. Okay. Ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito muna. Pasabihin muna natin yung tukol ni Karasid. Anong problema ni Karasid dyan? Bakit itong verse na to sa tagal-tagal nating narinig ito? Alam mo, unang narinig ko to na dinamdam ko, way back 1988, ito yung binato sa akin ng isang born-again Christian din. Ha? Binato sa akin ito. First time ko, narinig ko na to, pero iba yung first time na binasa sa harapan ko. Pagkatapos, eh, siyempre, sa mga panahon na yan, wala naman tayong moang. So, may epekto sa akin. In what sense? Pinagmuni-muni natin. Ano ba ibig sabihin ng talatang ito? Bakit napakatalamat?
Ano bang power nito kung may power? Eh, bakit naman wa-effect kay Karashid? Ha? Tingnan nyo. Ano po ang argumento ni Karashid dito na simula po noon ay hindi po natutulan ng sino man? Ha? Simple muna po ang aking ipapayag kung magpapang-layman stream para maintindihan mo. Hindi mo kailangan maging scholar. Hindi mo kailangan magsaliksik ng napakalalim. Iisa-isay lang po natin. Base po doon sa theology. Ipagpapaula ko na. Alam mo ninyo, sa experience natin sa mga naral sa Kristyanismo, sa Christianity, isa lang po ang naalala ko talaga. Una, yung argumento po nila, pag binalik mo, nauwi sa dilema. Okay. Pangalawa, wala po kung makita ang absolute truth. Matibay na pang na pinangahawakan evidence sa mga talatang binibigay nila para maniwala ka talaga doon sa tinuturo ng doktrina. Halimbawa, ito muna. Bakit? Ito, personal ko sinasabi. Pero challenge ko po ito sa lahat. Bakit tutol si Karashid? Eh bakit wa-epekto kay Karashid? Isa-isayin muna natin. Tingnan nyo ha. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos. May Diyos eh. Sino po yung Diyos na yun? Yan ang tanongin natin. Bakit? Kasi dito, ito pa lang, mauuwi sa dilema yung mga naniniwala sa Trinity. Akala ko ba pag sinabi mong Diyos? Diba, kanan? Ay, composo? Three. Ano yung three na yan? Father, Son, Son, Holy Spirit. Holy Spirit. Pag sinabi daw Diyos, Karashid, hindi mo naintindihan. Pag sinabing Diyos sa amin, pinubuo ng tatlo, Ama, Anak, Espiritu Santo. Agayin ba? E ba, paano mo paliwanag ko? Merong Theos. Akala ko ba pag sinabing Theos sa Greek, Diyos, automatic compose of three. Eh bakit ganito, brother na? May Diyos? Sino to? Tumutukoy lang to sa isa? Hindi sa tatlo? Baka sagutin na sa inyo, Karashid, yung Diyos dyan na tinutukoy, yung Diyos dyan na pinapakilala sa 3:16, ang Ama. Ama! Hindi maganda. Inamin mo rin nang tinutukoy dyan sa isa lang na persona. Kung ikaw ay naniniwala sa Trinity, ibabanat mo sa akin yan. O di nagigiba din yung doktrina mo na yung Diyos ay binubuo ng tatlo. Akala ko ba, pag sinabing Diyos, binubuo ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Eh bakit dito hayagang hiwalay siya? Saan? Saan? Kasi siya yung nagbigay daw eh. Kita mo? Yung Diyos tumutukoy lang sa isa. At ang Diyos na ito, meron daw ibinigay. Saan? Sa sanlibutan. Gayun na lang daw ang kapag-ibig niya sa sanlibutan. Eh. Mamaya, tututulan natin yan. Eh. Hindi rin naniniwala si Karashid na talagang may iniibig ng Diyos ang sanlibutan. Mamaya, itito mo lang tayo. Bakit? Tino mo? Ha? Yung Diyos may binigay. Sino ang binigay niya? O ano binigay niya? Ay, ang buktong na anak. Buktong na anak. Ito ngayon. Ito, buktong na anak. Sino daw yung buktong na anak? Jesucristo. Jesucristo. Okay? Ano sa Greek yung buktong na anak? Monogenes? Ios. Ios. O Ios. Sabihin, mono, genes. Is bigate. Ios niya, ganun eh. Diba? Yan. Yes. Mono, genes. One word yan, ha? Diyos. Paano? Greek tayo. M-O-N-O D-E-N-E-S Monos. Diyos. Okay? Ah, may problema tayo dyan. Sa iba pala, monogenes, Theos. Actually, Rashid, doon yan kasi debatable kasi sa mga scholar, yes. Sa ngayon.
Pinagbibibatihan yan eh. Ano nga ba ito? Monohenesimos? Or monohenesteos? Aba, eh, kaya nga yung mga saksi niyo ba, hindi mo masisisi. Sapagkat yung kanilang translation doon sa 1, chapter 1, verse 18, ay monohenes, teos, buktong na Diyos. Eh, ang problema, pareho yung Greek eh. Imagine mo kung ang Quran dalawa, ganun. Diba? Ang hirap lang. O paano, diba? Nasingit lang natin yan. Pero, anong nais nating itumbok dito? Ito palang teos, merong monohenes, Diyos. In other words, merong buktong na anak daw. O questionin natin itong buktong. Kasi nung pinaliwanag ng pasto, eh binasa natin. Eh binasa tayo sa Bible eh. Ang pinasa natin, yung nasa Mateo 5. Pasahin natin sa Mateo 5:9, no? Pinasa natin. Ganito po ang ating mababasa, Mateo 5:9. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Sabi ni Carlos ito, kita niyo, pasto, yung palang anak ng Diyos eh, mayroon palang anak ng Diyos na pinagpukoy din sa Biblia. Ang sabi sa atin ng pasto, oy Rashid, hindi mo naintindihan. Yung anak ng Diyos dyan ay hindi katutubo. Tatawagin, in other words, it is not their nature as a son of God. Adopted lang, parang si Giboloy. Adopted. Hindi katutubo. Hindi nature. Diba? Okay. Now, dito tayo. Ito palang buktong na anak. Mamaya, tatalakayan natin yung salitang buktong. Totoo ba? Na sa Biblia, si Jesus lang ang buktong na anak. O siya lang ba ang anak? Ha? Kasi kung ipaliwanag ng pastor nun, si Jesus ang buktong na anak. Hoy! Wala kang malay siguro sa Biblia. Siya lang ba ang buktong na anak? Ha? Niresolve lang muna natin to kung bakit, wa epekto, kung talatang ito. Teka, Rashid, tingnan mo. Yung Diyos, merong buktong na anak. Sino yun? Si Cristo. Si Jesus. Okay? Ang problema, ito. Ha? Yung palang salitang Diyos. Dilema. Nauwi sila sa dilema sapagkat ito palang Diyos ay merong anak. Hiwalay sa Diyos. Palang... Ha? Hiwalay sa Diyos. Hindi siya composed of three. Composed of four na. Oh, yes. Ha? Kita mo ha? Eh, hindi naman sinabi rito na Diyos to eh. Magkagayon pa man, kung ang paniniwala mo, Diyos din to, ilan na ngayon ng Diyos? Apat. O, kita mo? Dito. Eh, kung ito binubuo ng tatlo. Kasi pag sabi ng iba, ay, Karasit, ang Diyos, ang Chaos, binubuo ng tatlo, automatic yun. Aba, talabas pala, gayon na lamang ang pagsinta, pag-ibig ng Diyos. Sino yung Diyos na yan? 1, 2, 3. Na kanyang ibinigay ang kanyang buktong na anak ba? Eh, sino to? Diyos din to? Kumpusok niya. At saka lalabas ni Karasip, yung anak na sinutukoy sa tatlong persona, eh meron din palang buktong na anak. Sa pa yun? Sa pang dilema. Ito pa. Ito, gumigiba din sa mga naniniwala sa oneness. Totally. Bakit? Eh, wala yung anak eh. Doon sa Theos eh. Hindi naman sinabi na yung anak siya din yung Theos eh. Yung Theos may binigay. Sino? Yung kanyang anak. Papio lang yan. Pero para siya, kung tutugma sa kanilang talata, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na kanyang pinadala ang kanyang sarili upang maging buktong na anak, pwede sana rin ganun. Maganda yung sample mo na binigay. Ano yung sample na binigay mo? Analogy? Ginamit din sa atin yan. Ginamit sa atin ni Ronald Ovidos yan eh. Ganit yung analogy kasi minsan na ginagamit nila. Actually, dalawang kwento yan. Pero gagamitin ko yung kwento patungkol sa hari. Dito lang tayo sa pag-ibig ha? Oo, oh, sa pag-ibig. Kasi hindi raw naintindihan ng Muslim ko eh. Wala raw ito sa Islam eh. Pinapakita rito ang pag-ibig ng Diyos. Sa Islam, hindi mo makikita ito. Ayan, tututulan naman natin dito yung pag-ibig na sinasabi nila. Dalo tayo pumunta rito sa? Bilib. Sumampalataya, bilib. Oh. Anong problema ito sa pag-ibig?
yung sample na sinabi sa'yo. Ganito kasi yung analogy na kanila nagamitin. Merong dalawang kwento ang hari, tapos nagbiga, itong hari na ito ay nagbinisan ng isang uli ng kautusan. Na yung kautusan na yun, ang kung sino mang mahuling magnanakaw ay parunosahan, hahagupitin sa likod, sanggat mamatay. Halimbawa, ako yung hari. Oo. Oh. Okay. Ang batas ko, ang sino mang magnakaw, paparusahan ko, oh, papaluin ko. Ama? Correct. Tuloy mo. At sa kinaraunan nun, yun ang binigay niya bilang isang royal degree. Mm-hmm. O, tanda ng kanyang pagiging hari na yung kanyang batasan ay hindi pwedeng labagin. Okay. Pero subalit, nakakalungkot mag-isipin na ito palang kanyang ina, siya pala yung magnanakaw. In other words, yung palang magnanakaw... Yung ina mismo ng hari. Nanay ko. Oo. Okay, hari. Nanay ko. Ang bawal lang naman, para mas maintindihan po ng ating tagapakinig. Lalabas, hindi ko pwedeng baliin yung aking utos na dapat parusahan, paluin yung magnanakaw. Kaya lang, ang masaklap, yung magnanakaw pala ay sarili kong nanay. Oo. O, dito na pinapakita yung pag-ibig ng Diyos, John 3:16, sa pamamagitan ng na kung saan yung hari. Ay, sa pamamagitan, kung yun yung analogy na kami ginagamit ang kwento. Kaya yung pangyayari ngayon, ganito ang pangyayari ng parashit. Yung pangyayari ngayon, yung panahon mismo na yung parurusahan na yung nanay ng hari, itong hari ay niyakap niya ang kanyang nanay. At sinabi ng hari, paluin mo na ako. Kasi sa sobrang pagmamahal niya mula sa kanyang ina, then siya rin ang nagpapalo na. Kagaya daw yan ng sinasad ng 1:3:6. Sapagkat tayo ay mahal ng Diyos, ibinigay ng Diyos ang kanyang sarili, which means niyutukoy nilang pangalawang persona si Kristo, upang mamatay at upang tubusin tayo mula sa ating mga kasalanan. That is the greatest love of God at all. Maganda eh. Maganda. Maganda pakinggan. Tama lang naman yun. Matakin mo, ako yung hari. Ako yung nagbigay ng utos sa parusahan. Paluin yung magnanakaw. Kaya ang problema, ang magnanakaw pala nanay ko. O ngayon, siyempre, hindi ko pwedeng baliin yung utos ko na paluin yung nanay ko. Kaya lang, nung papaluin ko na, niyakap yung nanay ko, sabi ko, ako na lang ng volunteer ako. Kasi ganun ko kamahal ang nanay ko eh. Hindi ko maatin na siya yung maparusahan o, di ba? O masaktan. Kundi, ako na lang. Maganda! Maganda! Kaya lang hindi apply dito eh. Bakit? Dapat yung Diyos ang bumaba. Siya na lang dapat. Hindi eh. Pinagbinigay din, pinadala niya pa yung anak niya. Parang ganito. Kaya nahuli ko yung nanay ko, siya pala magnanakaw. Imbis na paluin ko yung nanay ko. O anak, halika rito. Eto, paluin nyo. Ganun na nga na, mali eh, Rom. Ganyan ang ginawa ni Obidos, kaya sumablay. Lusot na saan eh. O. Hindi ganun ang John 3:16. Ang John 3:16, ha? Eh, yung inosenteng anak niya, kung may anak siya, ang hinayaan niyang maparusahan na wala namang kasalanan. O, wala namang kasalanan. Bakit? Hindi naman dahil sa pag-ibig. Kaya maling analogy. Kung totoo yun, kung yung analogy na yun, dapat nang sinabi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan na ibinigay niyang kanyang sarili para mapako sa krus. Diba? Lusot na sana yung oneness. Tama na sana yung oneness. Eh kaya lang, hindi po ganun eh. Ito mismo, kumigiba sa kanilang theology. Ano ngayon ang problema dyan? Ano yung tutor ni Karasit? Hindi naman pag-ibig ang tinutukoy dito eh. Una, kung totoong iniibig ng Diyos ang tao, ang sanlibutan, dapat patawarin na lang niya ang tao. Hindi na kailangan niya ibigay ang kanyang anak kung yung anak siya. Bakit di na lang niya patawarin ang tao? Kapag humingi ng kapatawaran. Ano ba? Ha? Ano ba? Ha? Hindi pag-ibig ang nangibabaw dyan. Hindi pag-ibig ang dahilan. Bakit? Ayon sa theology ni Pablo, pakibasa mo ngayon Roma 5. Ganito po ang ating mababasa sa Roma 5:9. Lalo pa nga,
lumha pangangayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay naliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Ah, 5-9. Galit? Sanda, ulitin mo? Galit. Tayo ay, what? Niligtas? Sabi niya, tayo o tayo sa galit ng Diyos. Ay, sabi niya dito, lumha pangangayon inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Oy, galit naman pala. Anong pag-ibig ang pinagsabi niya dyan? Alam ko yung talata na yan. Oy, Karasid, kas mo lang yung talata. Alam mo natin yun, huwag kayong mag-alala. Oh, pero, hindi nyo kayang tutulan, yung Diyos pala may galit. Kaya niya pinadala daw yung kanyang anak dahil galit siya saan? Sa tao. Doon nga tayo niligtas eh. Saan? Sa galit ng Diyos. Impact. Ha? Kung talagang mahal ng Diyos ang tao. Ayon sa theology lang naman to eh. Hindi naman to. Kasi yung sumulat ng Juan, by the way, ang sumulat po ng Juan, hindi yung si Juan ang sumulat niya, na? Hindi si Juan. Yan po ay anonymous. Yan po ay hindi kilala, hindi maintindi kung sino sumulat niya. Kumbaga sa Madre Santa Karasit ay nagpanggap lang siyang sa Juan. Unknown author. Actually, hindi nga nagpanggap eh. Ibinintang lang kay Juan. Ha? Yan po'y sinulat between 90 to 100 years. Wala na po si Kristo sa mundo. Ang tagal na po. By the way, yung Bible pala, no? Particular itong apat, yung Synoptics, Matthew, Mark, Luke, and John. Ha? Sinulat po ito ng mga authors na hindi nasaksihan ang event. Sinulat labas sa Jerusalem. Ha? Iba niya, sinulat sa Roma. Sinulat siya sa lingwaheng kakaiba. Hindi po lingwahe ni Kristo. Hindi Aramaic. Hindi Aramaic. Ha? Sinulat daang taon na o na, ilang taon na ang nakalipas after the event. They are not the eyewitness written by unknown authors. Si Church Father lang naman nagsabi, Matthew, Mark, Luke, and John. Pero the century na ang nakalipas bago pa man yan naging Matthew, Mark, Luke, and John. Research na po niyo. Research po niyo. Ha? Pupunta po tayo dyan kapag nag-aral lang po tayo ng biblical criticism. Okay. Yan ang maganda po sa akin. Magiging series po ito. Dito lang po sa kape talaga. Okay. Ito. Yan nyo. Balik tayo dito. Okay. May problema ako dito eh. Hindi naman talaga iniibig ng Diyos ang tao eh. Ito naman kasi turo ito ng isang merong isang theology gustong ipresenta. Yung sumulat ng Juan. Theology ito eh. Pero, sumasablay. Bakit? Sapagkat hindi nila napapatunayan na ang Diyos talaga ay may pag-ibig. Bakit? Kung may pag-ibig, eh bakit ganito sinabi sa Hebreo 9:22? Pakibasa mo. Hebreo 9:22. Pupunta po tayo sa Quran, ha? Yung bakit po may faith na tinututulan po ng Quran and Karim, ang paniniwala ng Diyos po ay may anak. Hebreo po, Hebrews sa English, Hebreo sa Tagalog, chapter 9, verse 22. 22. Dahan-dahan. Ating mababasa. At ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At maliban sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. O ano lang? Lupit ano? Walang kapatawaran. Oh, no forgiveness. Ah, ito tanong ko sa inyo mga pastor. Yun ho bang no forgiveness pag-ibig? Yun ho bang walang kapatawaran ay pag-ibig? Ha? Yun ho bang walang kapatawaran? Kasi mabigat po ang sinasabi sa talatang. At unfortunately, yan po ay naging theology. Naging engine of Christianity, naging main core ng Christianity, ano po? Yung Hebrew chapter 9 verse 23. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. O, itong tanong ko, yun ho bang salitang no forgiveness, pag-ibig?
if God really loves us, then He just forgive us without love. Just you know, repentance. Hindi yan lupit eh. Tsaka may mali pa eh. Anong mali? Basahin mo ulit. Hindi yung ano po yung mali? Na hindi natin. Ay, dito naipit yung kadibate natin dito eh. Bakit? Kasi sabi dyan sa talatang yan, ay... Ganito po. At ayon sa utusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At maliban sa pagkabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran. Saan daw yun? Ayon sa? Sa kautusan. Ayon daw yun sa kautusan? Ang tanong, saan po yan sa kautusan? Na pag walang dugo, hindi magpapatawad ng Diyos. Ha? Saan po yan? Actually, tinatanong nga po ng mga rabbi ng Hudyo yun. This is a wrong theology. You accuse us, our books. Eh, kanila kasi yung books, eh, kautusan eh. Ano ba yung kautusan? Basahin nga natin para malaman na yun. Ano ba yung kautusan? Ano, pag sinabi bang kautusan? O Torah, kung tawagin ng mga Hudyo. Ano ba yun? Yung, pakibasa po yung Malakay. Malakay chapter 4. Talatang 4. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moses na aking lingkod na aking inutos sa kaniya. Aba, kautusan pala ni Moses yun. Moses commandment yung kautusan ni Torah. Nano? Sa Horeb para sa buong Israel sa makatuwid bagay ang mga palatuntunan at mga kahatulan. Ulitin mo yung pagbasa ko. Mas maganda siguro basahin mo itong version. Itong Malakas 4:4. Malakias 4:4 sa angsali na ang bagong ang Biblia. Ganito po ang ating mababasa. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moses na aking lingkod, ang mga tuntunin at mga batas na aking inuutos sa kanya sa Horeb. Ano yung kautusan? Mga tuntunin at mga batas? Kautusan ni Moses na ibinigay ng Diyos sa Horeb. Para? Sa buong Israel. Sa Israel. Sa buong Israel. Ang kautusan. Iba. Oh, malinaw ah. Kautusan, mga batas at palatuntunan ng Diyos na ibinigay niya kay Moises, kautusan ni Moises na ibinigay ng Diyos sa Horeb. Para saan? Hindi para sa ating lahat. Para lang sa Israel. Sa buong Israel. Eh sabi nung sumulat ng Hebreo, yun daw, nasa kautusan daw, na kapag walang dugo, ha? Walang kapatawaran. Mali! Hindi totoo yun. O sige o, challenge po ni Karasid. Saan sa kautusan na kapag walang dugo, walang kapatawaran? Ako, alam natin yan. Pakabasaan nyo kami ng Levitico. Levitico 17. 17:11. Malilintikan po kayo. Ayun natin silang tumindig regarding that matter. Kaya alam, ito, tinututulan natin ito ng isang pagtutol na hindi nila kaya. Hindi ka, tutulan din. Ha? O kaya, ikita mo, totoo ba na ang Diyos ay hindi magpapatawad kung walang dugo? Pakibasa mo yung Malakias, kapatid. Marami tayong babasahin. Mamaya, pupunta lang tayo sa Quran. Ano yung nakalagay sa Malakias? Ah, sa ano? Mikas, sorry. Mikas. Yan po yung nasa Mikas 6. Pakibasa mo ka. Micah sa English po yan. Micah sa Ishete. Oh, yes. Micah sa Ishete, ganito po ang ating mababasa. Ngunit sa ganang akin, ako ay titingin sa Panginoon. Ako'y maghihintay sa Diyos na aking kaligtasan. Didigin ako ng aking Diyos. Sa 8, huwag kang magbalak laban sa akin o aking kaaway. Pagkat ako'y nabuwal, ako'y babangon. Pagkat ako'y naupo sa kadiliman, ang Panginoon ay magiging ilaw sa akin. Anong talata ang binasa mo, kapatid? Micah 7:7. Okay. Itaas mo ng konti. Para makita nila kung ano yung ibig ng Diyos. Na ibig ba ng Diyos na tayo ay mag-alay sa Kanya? O ano yung nais ng Diyos para tayo ipapatawad ayon sa talatang yan? Itaas mo ng konti yung pagbasa mo. Sa talatang
Sandali. Tapos, isabay din natin yung nakalagay sa Jeremias. Ito po ay patunay na ang Diyos po ay hindi nangangailangan ng anumang para tayo po ay mapatawad. Sandali ha. Kailangan natin. Ito po ay nasa pakibasa mo yun nasa sa Isbocho. Kanya ipinakilala sa iyo o tao kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo. Kundi gumawa ng may kaganapan at ibigin ang kaawan at lumakad na may kabanalan na kasama ang Diyos. Pero, yun ang gusto ng Diyos. Ng Diyos. Lumakad ng may kabanalan. At kasama. At kasama ng Diyos. Ayun, siya pa, basahin natin. 55:7 ng Isaiah. 55:7 ng Isaiah. Tingnan nyo, inatutulan natin dito na yung dugo daw ay makakapagligtas ng kasalanan. Ang tanging makapagligtas o ang tanging paraan para patawarin tayo ng Diyos. Ngunit hindi po ganun ang sinasabi ng Diyos. Biblically speaking, chapter 55:7. Iyong hanapin ang Panginoon samantalang siya ay nasumpungan na magsitawag kayo sa Kaniya samantalang siya'y malapit. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ang likod ng kanyang pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kaawaan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya ay magpapatawad ng sagana. Limutin mo, umiwas ka dun sa likong nagawa mo, manumbalik ka sa Diyos, tauba, at kanya kang papatawarin ng Diyos. Mali na yung theology ng Hebreo. Na pag walang dugo, hindi magpapatawad ng Diyos. In fact, hindi naman aral ni Kristo yun. Doon natin ginigiba yung salitang, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan. Hindi niya iniibig ang Diyos. Hindi niya iniibig ang tao ang sa libutan. Sapagkat kung totoo yan, dapat pinatawad na lang yung tao. Bakit kailangan niya pang makita yung kanyang anak na maghirap? Kung may anak siya, tapos dumanak ang dugo. Maghirap sa kalbaryo ng krus, dumanak ang dugo. Tapos, nung nakita niya ang pumusisip, dumanak ang dugo, tsaka siya magpapatawad. Ganun po ang theology na pinapasok po ng sumulat ng Hebreo 9:22. Iyan po ang naging sentro ng Christianity ngayon na nagigiba po natin sa pamamagitan din ng mga talata na nakasulat sa Biblia. Iyan po yaman namin sa inyo, pahapyaw pa lang po yan. Ngayon, punta tayo dito para matapos na tayo sa Bible, ano? Nagsaysay na natin. Dito ngayon sa Bilis, mahaba-haba. Wala pa tayo sa mga anak ng Diyos, ha? Wala pa tayo sa teorikain, eh. Upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahama. Kung hindi, magkaroon ng buhay. Bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang tanong. Eh, sandali lang po. Eh, kaming mga Muslim, eh, naniniwala rin naman, sumasampalataya. We also believe. We believe in Jesus Christ. Ang problema, Brother Knight, what kind of belief are you going to render unto Jesus Christ? Nandito tayo sa harapan ng ating mga host. Meron tayong Arabic Bible dito. Maganda, pabasa natin sa kanila. Yung nakalagay sa 17 ng Juan, ang talata ay 21. Na? Ano yung Arabic Bible? Meron tayong Arabic Bible. Dala-dala natin yan eh. Kasi sabi ni Kaeli, walang Allah sa Biblia. Ang Allah raw ay iba, hindi. Just Diyos ang gawin. Eh, walang malay eh. Walang malay si Kaeli Soriano. Eh yung Bible po, ang Arabic Bible po, punong-punong-punong Allah. Paano yun? Eh mas matanda po yun sa Biblang binabasa niya, paborito niyang binabasa ng King James sa Tagalog. Sapagkat ito yung 12th century, may Arabic Bible na. At yun ang dahilan, nung panahon ni Prophet Muhammad, wala pa talaga ng Arabic Bible. Sapagkat nabuo lamang yung buong Biblia ng 12th century, Arabic Bible. Saka, kung magiging ano din ang theology ni Kaeli, eh, kakalaban niya si Scofield. Ano po sinabi dyan sa 17?
17:21 ng John. Pakiyan mo nga. وَلَسْتُ أُصَلِّي مِنْ أَجْلِ هَؤُلَاءِ فَقَطْ بَلْ أَيْضًا مِنْ أَجْلِ الَّذِينَ سَوْفَ يُؤْمِنُونَ بِي بِسَبَبِ كَلِمَةِ هَؤُلَاءِ لِتَكُونُ الْجَمِيعُ وَاحِدًا أَيُّهَا الْأَبُ كَمَا أَنَّكَ أَنْتَ فِيَّ وَأَنَا فِيكَ لِيَكُونُوا هُمْ أَيْضًا وَاحِدًا فِينَا لِكَيْ يُؤْمِنَ الْعَالَمُ أَنَّكَ أَنْتَ أَرْسَلْتَنِي. Pwede mo pakitranslate, Yoska? Pakitranslate ko ma? Ano sabi dyan? hindi ako, English ba? Tagalog na lang. Hindi ako nagdadasal para sa mga iyon lamang. Sa halip, ito ay dahil upang para sa silang mga sumampalataya sa akin. Sapagkat sa salita ng mga yon. Yan ang sagot kasi kung ano yung klaseng pagsampalataya na dapat natin iukol kay Jesus Christ. Biblically speaking, wala pa tayo sa Quran. Dito, nag-aaral tayo ng Greek, nag-aaral tayo ng Hebrew, nag-aaral tayo ng Arabic. Hindi ka palinay dito na marunong ng Greek? Kasi? Alamihan natin ang katalaga. Word by word, o. Ayan. Tama yung ano. Itunol lang natin yung pag-translate yung stand, no? Ayan. Kung nga, hindi ako nananalangin o nagdadasal para sa kanila lamang, kundi para din sa silang mga mananampalataya sa akin dahil sa kanilang salita. O sinasabi. Okay. Nang sa gayon maging ang lahat ay isa o ama. Katulad na tunay na ikaw sa akin at sa'yo. Sa akin tulad ng tunay na ikaw ay nasa akin at ako'y nasa'yo. Nang sila'y maging isa din sa atin. Kabahagi natin. Yeah. Yung paliwanag sa salitang I and my Father are one. Nang manampalataya ang buong sanlibutan na tunay na ikaw ang nagpadala o nagsugo sa akin. Yun ang gusto ni Jesus Christ eh. That is the kind of belief that Jesus Christ wants us to render unto Him. Yan ang klase, yan ang paniniwala na gusto niyang iukol natin sa Kanya upang ang sanlibutan ay magkisampalataya na ako ay sinugo mo, so that the world may believe that you have sent me. Okay? Hindi yung tema. Kita mo? Ganun kasi paliwanag ng pastor yan eh. Upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, ngunit bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. O sandali na. We also believe in Jesus. Eh kaya lang pastor, what kind of belief? Ano? Diyos na may Diyos? Siya ang Diyos? O Diyos na may Diyos, katulad ni Kyle Soriano? O isa lang sa mga Diyos? Mababang Diyos? O siya mismo ang Diyos? 100% na Diyos? 100% na tao? Hindi yan ang sinabi ni Jesus Christ. Biblical, Bible yan ha? So that the world may believe that you have sent me. Sugo! Eh, ganun po ang paniniwala ng mga Muslim. Ha? Sugo. Okay. Ang ganito na muna. Okay. Isa palatang yan. Ngayon. Okay. 17:21. Okay. Makita po yun sa John chapter 17, verse 21. Ngayon, punta tayo dito sa salitang anak ng Diyos. Ha? Ito. Meron pa ba yung team natin, brother, no? Okay pa ba?
Naka-record pa ba yan? Naka-copy ko. Okay. Hino nyo. Anak ng Diyos. Ng Diyos. Sabi nung pastor na nakalaban natin, Lord, hindi mo naman naiintindihan na siya, di ba? Oh, meron tinatawag na anak ng Diyos sa Biblia. Kaya lang hindi katutubo. Si Kristo lang ang katutubong anak ng Diyos. Pag sinabi katutubo, katalagaan niya, nature niya, anak siya. Tayo daw, adopted lang. Eh, Kakashi, kung pag-aaralan mo kasi, ilan nilang nasasabi yung mga bagay niya. Okay. Dahil meron silang pinagbabatayan, isang palata sa Biblia. Huh? Ito yung nakasulat sa Juan 1.12. Na sinasabi dito na nakasulat, tatapwat ang lahat ng mga nasa kanilang nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos sa kamatuwid bagay ang nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Yes. So therefore, kaya sinasabi nila si Jesus Christ is katutupong anak ng Diyos sapagkat siya ay co-existent ng Ama or pareha silang nag-exist at magkasabayan. Yeah. Pero ang main point dito, yung tumanggap kay Kristo, saka sila ay magiging anak ng Diyos. Ganun ang explanation. The only way to resolve that ay nagamit din tayo ng mga talata sa Biblia. Una, totoo ba na siya lang ang katutubong anak ng Diyos, biblical speaking? At ano ibig sabihin kapag nabasa mo sa Biblia, anak ng Diyos? Okay? Basahin natin yung unang salitang anak ng Diyos sa Biblia, yung nasa Genesis 6. Pakibasa mo na. At nangyari nang magpasimula na dumami ang mga antao. Sandali lang. Kung okay lang sa ating mga ustad, eh mabasa din natin sa Arabic Bible. May Genesis din, di ba? Pakikuha mo. Genesis ano? 6-6. Yan po yung nasa Genesis chapter 6 verse 1. Tuloy. Tuloy-tuloy lang. Hanggang 4. 1 verse 4. Yeah. Verse 6. Chapter 6. Verse 1 and 4. Chapter 6 verse 1. Tapos 1. Ito sa ito mabasa. Chapter 1. Jesus. Verse 6. Chapter 6. Chapter 6, verse 1. Hanggang 4. Ano ba, basahin na natin? Yes. Okay. وَحَدَثَ لَمَّا اِبْتَدَأَ النَّاسُ يَتَكَاثَرُونَ عَلَى سَطْحِ الْأَرْضِ وَوُلِدَ لَهُمْ بَنَاتٌ انجلبت أنوار أبناء الله إلى بنات الناس فرأوا أنهن جميلاتٌ فاتخذوا لأنفسهم منهن زوجات حسب ما طاب لهم فقال الرب لن يمكث روحي مجاهدا في الإنسان إلى الأبد هو بشري سائغ لذلك لن تطول أيامه أكثر من 120 سنة فقط وفي تلح الحقب كان في الأرض جبابرة وبعد أن دخل أبناء الله على بنات الناس وولدنا لهم أبناء صار هؤلاء الأبناء أنفسهم الجبابرة المشهورين منذ القدم Sabihin ko, at nang mangyari nang magpasimula na dumami ang mga anak ng mga tao sa balat ng lupa at nanganak ng mga babae o mga nagkaanak ng mga babae na nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae. Dali, meron palang anak ng Diyos eh. Mga anak ng Diyos. Katutubo yun, hindi? Katutubo. Hindi naman adapted yan eh. Ano yung ginawa ng mga anak ng Diyos, tuloy. Na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao. Hmm? At sila'y nagsikuha ng kanilang asawa sa lahat ng kanilang pinili. Tuloy. At sinabi ng Panginoon. Verse 4 na. Ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na yahon.
Pagkatapos din namang na makasiping ha? Ang mga anak ng Diyos. Sino sumiping? Ang mga anak ng Diyos, nakipagtali. Ito, basahin mo nga ito. Ito, basahin mo. Verse 4. Sa katalatang 4, ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na iyon. At kahit pagkatapos noon, sila ang naging anak ng makipagtalik. Ang mga anak ng Diyos ano? Sa mga babae anong ng ginawa? Tao. Anong ginawa ng mga anak ng Diyos? Ang sabi niya ay makipagtalik. Makipagtalik? Oo. Yung mga anak ng Diyos, nakipagtalik sa mga anak na babae ng tao, nakita niya sexy, nakita nila sexy, maganda. At ang resulta ng anak na yun, yung mga higante, eto ang tanong, hindi kaya kasama si Jesus Cristo? Eh katutubo eh. Hindi lang pala siya ang anak ng Diyos. Sino po ito? Sabi ng iba, mga anghel, magkagayong paman, mayroong katutubong anak ng Diyos. O, tatalo na tayo. Kasi sa mga Hudyo, ha, yung salitang anak ng Diyos, wala naman silang problema dyan kung tutusin. Bakit? Sapagkat inamin din yan ng isang Catholic Encyclopedia, Brother Knight, di ba? Ano sinabi ng Catholic Encyclopedia regarding that matter? Kasi wala naman sanang problema eh. Kasi may thick language eh. Ha? Bakit? Tingnan mo. Sa Semitic language, katulad ng Arabic, mayroon tinatawag, mayroon siyang kumpanya ng Propeta Muhammad sa salat, tinawag na Abu Huraira. Ano ba siya ang ibig sabihin ng Abu Huraira? Tatay ng... Puting. Mga puting. Tatay ng mga puting, busa. Literal ba yun? Kadir? Hindi. Si Ali! Radiyallahu anhu, ay tinawag na Abu Turab. Father of? Son. Son or dirt, no? O yun, literal po yun? Kahit naman sa atin, medyo mga expression na utak ng katipunan, haligi ng tahanan, ilaw ng tahanan, ama ng wikang pambansa. Never na pumasok sa kukote natin, ito'y literal, in the literal sense of the word. Gayun din naman sa Hebrew, naiintindihan ng mga Hudyo yan eh, Brother Nefe, na sa mga Hudyo, hindi naman literal kasi sa kanila na inamin mismo ng Catholic Encyclopedia na yung salitang sons of God is those people who are closer to God. Ha? Mga tao malapit sa Diyos. Ha? Yun lang naman ang ibig sabihin niya. Walang masyadong, walang big deal yan. Kaya lang problema. Walang masyadong significance. Yes. The title, Son of God, was applied in the Bible to persons having any special relationship with God. And it was used to angels, to just and pious men, to the descendants of Seth, mga anak ni Seth, yung anak ni Noe. Ha? Tinawag ng mga anak ng Diyos. Ito na. Okay. Halimbawa, sa John, sa Job, sa Hope, 1:6, at saka chapter 1, verse 6, at saka chapter 2. Ano nakalagay dyan? Pakinggan po niyo. Isang araw na nga ang mga anak ng Diyos ay magsiparaon na magsiharap sa Panginoon. Aba, may anak na naman ng Diyos na lumarap sa Panginoon. Tapos, na si Satanas ay naparoon din naman na kasama nila. Oh, nandun pa si, nandun si Satanas eh. Sa uno, oh. Nangyari uli na sa araw ng pagkaparoon ng mga anak ng Diyos upang magsiharap sa Panginoon, okay. Nakipagroon din si Satanas upang humarap sa Panginoon. Si Satanas, oh, by the way, according to Christianity, ay isa rin? Anghel. Anghel. Eh lalabas pala itong si Lucifer, anghel, therefore, siya'y katutubong anak ng Diyos. Kung siya'y katutubong anak ng Diyos, kapatid niya si? Kristo. Kapatid niya si Kristo. Kaya basta huwag mo ipaliwanag sa akin
na si Jesus lang ang anak ng Diyos. Hindi pa yan. Basa pa tayo, kapatid, para sino bang buktong na anak ng Diyos. Pakibasa mo nga yung nasa Salmo 89 verse 26 and 28. Ng Salmo 89 verse 7. Tama? Sige, 27 muna ng Salmo. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay pinanganganak kita. Ano? Ipinanganak. Ipinanganak kita. Tama? Kanino sinabi ng Diyos yan? Kay David eh. Today, I have begotten thee. Oh, kumpara natin ang isa-isa. Sa Hebreo 1:5, ano pong sabi nun? Kasi ito ah, Kaeli Soriano, ito. Sabi ni Kaeli ganito. Si Jesus, Diyos na may Diyos, hindi sila magkapantay ng Ama, mas mababa si Jesus. Diba? Eh, tinanong natin yung isang member niya. Sandali lang. Kung si Jesus po at saka yung Ama ay hindi magkapantay, mas mababa si Jesus. Pero Diyos din, ano? Kasi sino po ang nauna sa kanila kung pag-usapan po yung pag-iral? Bagamat alam natin, walang pasimulaan Diyos. Tinatanong ko lang, may panahon po ba na hindi umiral si Jesus? Wala! Wala! Sandali lang po. Eh, ano po yung sinabi sa Hebreo 1:5 pala? Ano sinabi ng Diyos? Si Jesus daw ang tinutukoy dyan eh. Hebreo 1:5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay ang aking anak, ikaw ay aking ipinanganganak ngayon, at muli ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. I will be his father and he will be my son. Today, I have begotten thee. Sa araw na ito, ay ipinanganak kita. Ang sagot ni Soriano, Hoy, si Jesus, ha? Noon, walang panahon hindi siya umiral. Eh, nasaan siya? Kasi sabi dyan, ngayon, ipinanganak kita. Eh, dati pala, hindi pa siya ipinapanganak, eh, di ba? Dati pala, hindi sila mag-ama. Kung tutusin, wala silang... Kasi sabi, ngayon, ako ang magiging ama mo. Ibig sabihin, present progressive. It was not, ano, pertaining to the past. Ngayon pa lang eh, ngayon. I will be your father and you will be my son. Today, I have begotten thee. Ngayon, ipinanganak kita. Ang sagot ni Kaeli Soriano. Kasi noon, si Jesus, nasa loob ng sinapupunan ng Diyos. Ha? Nasa sinapupunan siya eh. Ayon, ang sinap, ganun na kaliteran na basahin niya eh. Yung nasa 1:18. Ganun ang theology niya. Oh. Ngayon, itong tanong, bago tayo pumunta dyan. Sige, basahin mo na yan. Sige, sabi dito, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya. Kaya si Kaeli Soriano, sabi nga ng iba, yung Diyos pala ni Kaeli Soriano pinapakilala, ay may matres. nandun si Jesus. Hindi pa siya ipinapanganak. Kamakailan lang siya ipinanganak. Inanwas, kamakailan lang siya iniluwan. Eh kaya lang, Brother Knight, ang tanong, una, sabi si Jesus yung ipinanganak. Ipinanganak. Yung binasa mo sa Salmo 2:7. Sino yun? Si David. Si David? Tanong. Paano yung nasa Exodo 4? Yung nasa Exodo 4:22? Yun ang malaking dilema. Pakinggan ninyo. Exodo 4:22. Exodo 4:22.
Ganito po ang ating mababasa at inyong sabihin kay Paraon, ganito ang sabi ng Panginoon. Ang Israel ay ang aking anak, aking panganay. Nali, yung Israel pala, panganay eh. Ha? Panganay ng Diyos eh. Sino ba panganay? Si Jesus? Si Israel? Si David? Sino pa isa? Si Ephraim. Si Ephraim? 29 at 29 ng Jeremiah. Yes. Sila'y magsisiparitong may iyakan at may mga pamanhik na aking papatnubayan sila, aking silang palalakayin sa tabi ng mga ilog ng tubig, sa matuwid na daan na hindi nila katitisuran, sapagkat ako'y pinakaama sa Israel at ang Ephraim ang aking pangalan! Yun, si Ephraim ang pangalan niya eh. Pakibasa mo naman itong ulit-ulitin natin sa Exodo 4.22. O, si Ephraim. 4.22. Bakasan mo ulit yung pagbasa. Yun. Iyong sasabihin sa Paraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel, ang aking panganay na anak. Yun. Ang Israel ang panganay na anak. Ha? Siguro, ganda doon na lang muna yung patungkol sa anak ng Diyos. Kasi marami na silang assignment eh. Kaya kung may paliwanag sa amin na si Jesus lang ang anak ng Diyos, biblically speaking, sapagkat maraming tinawag na anak ng Diyos, ang mga matutuwid na tao ay tinawag na anak ng Diyos. Ang mga anghel ay tinawag ng mga anak ng Diyos. Gayun din, ang mga hukom, judges, ay tinawag na mga anak ng Diyos. Kapatid na at yung salitang buktong na hindi po unit kay Jesus Christ. Yung salitang bigating. And by the way, yung salitang bigating sa John 3.16, wala na po yun. Yung po makabasa nyo sa King James Version. Pero sa Revised Standard Version of the Bible, yan po'y napatunayan ng mga scholar, yan po ay interpolation, idinagdag. Wala pong salitang bigatin. Kaya sabi ng Revised Standard Version, it is interpolation. Kaya hindi na po bigatin ang tawag niya. Kasi iba, pag sinabing bigatin, eh yun nga, katulad ng katulad kay Elisoriano, yung bigatin, nasa sinapukunan daw ng Diyos. Ganun ang teology ng iba. Ngayon, ang paliwanag iba, isa na lang. Sa Bible, yung sa iba, ha, may anak daw ang Diyos talaga. Kasi nakalagay yan sa Kawitaan. Proverbs. Na yung talatang 4. Proverbs 30 verse 4. Uh-huh. O Kawitaan 30 4. Talatang 4. May anak ang Diyos, sabi ni Kaeli Soriano at iba pa. Bakit? Eto nakalagay. Basahin mo. Basahin mo. Sabi dito sa talatang 4, sino ang sumampa sa langit at bumaba? Mandali ha. Sino raw yung sumampa sa langit? Sumampa. Ano yung sumampa? Umakyat. Umakyat eh. Umakyat sa langit. Ano lumalabas galing sa baba, umakyat sa langit tuloy. Sabi dito, sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Ulitin mo sa wala. Sino ang? Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Aba, pagkakit na sa langit, bumaba na naman siya. Tuloy. Sino ang pumisa ng hangin sa kanyas at sa kaniyang mga dakot? Oh. Sino nagtali ng tubig sa kaniyang kasuotan? Okay. Sino nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Yes. Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong lalalaman? Ayan, yung daw sumampa sa langit, yun daw ang Diyos. Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak kung ito inyong nalalaman? Ang problema sa theology na yan, iyan po ang batayan ni Soriano para patunayan ang Diyos ay may anak. Mali itong mga Muslim. Yung mga Muslim, iba ang Diyos ng Muslim eh. Ang Diyos ng Muslim, hindi nagkakaanak, hindi nanganganak. Ang Diyos ng Kristiyano, ang Diyos ng Biblia, nanganganak. Tapos binasa pa nila yung Surah Al-Ikhlas. Oh. Ang paliwanag nila sa Surah Al-Ikhlas,
Ito naman palang mga Muslim, wala daw anak ang Diyos kasi daw, porque Espiritu, wala daw anak. Saan mo naman nabasa yun? Kaya pinuntahan natin siya sa SBN 21 eh. Hindi natin sinasabing Espiritu ang Diyos per se. Kaya hindi nang dahilan natin, kaya hindi tayo naniniwala na may anak ang Diyos. At itong batayan niya, binasa niya itong talata na to. Katunayan daw na ang Diyos ay may anak. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Una, hindi ito Diyos eh. Sapagkat ang Diyos, nasa langit, nasa itaas ng langit. Ha? Pwede pa, sino ang nasa itaas at din bumaba? Ito galing sa baba eh. Tinan mo, pagbabasa pa lang, balukot na. To. Galing sa baba, umakyat pagkatapos bumaba. Hindi Diyos yan eh. Bakit? Gibang-giba ang kanyang theology. Bakit? Yung sa Hebreo, ano ang pangalan, ano ang kanyang pangalan at pangalan ng kanyang anak? Mali po yung translation. Bumatay kasi sa King James sa Tagalog. Ang totoong translation niya, supposed to be, kasi ang ginamit diyan sa Hebrew, Bani. Bani. Sa Arabic, Bani. Ano po ba yung Bani? Yes. Angkan. Angkan? O kaya usually, inutukoy na. Di ba plural ho ba yung Bani? Bani. Plural eh. O Yaban Israel, or children of Israel. Tama? Isa Hebrew, Bani. Kaya may Biblia, version ng Bible, ito ang mababasa. Basahin mo. Sabi po dito, Kawikaan, Proverbs 13, verse 4, sasali ng contemporary English version. Has anyone gone up to heaven and has and come back down? Has anyone grabbed hold of the wind? Has anyone warped up the sea or made art boundaries for the earth? If you know of any who have done such thing, then tell me their names and their children names. What is the name of their children? Paano si Jesus to kaya ni Suriano? At tinutukoy dito, ano ang kanilang mga pangalan at ang pangalan ng kanilang mga anak? O di, double na naman. Ha? Kaya ho, walang solid evidence. Walang absolute evidence na napapakita ho sa atin ng mga Kristiyano pagdating mo sa kanilang main doctrine. No. Siguro ang ganda na muna. No? Pinakapsulize natin. Mahina po, marupok, napakarupok na ipaliwanag po ninyo. Partikular sa aming mga mas... Ang Diyos ay nagkaanak, ang Diyos ay may buktong anak, ang Diyos ay may anak, at yun ay si Kristo lang. Hindi ho, marami pong anak ng Diyos, tinawag po sa Biblia at tutubo pa. Ha? Para lumusot kayo sa amin, hindi po. Maraming katutubong anak ng Diyos kung gagamitin ko yung terminology nyo. Mga anak ng Diyos, masaklap yung isang grupo ng mga anak ng Diyos na nakipagtalik pa sa mga tao. Ha? Sino kaya yung mga anak ng Diyos na yun? Nephilim. Ha? Yung Nephilim, yung anak nila. Mga gigantes na tinatawag, mga giants, na sila raw ang used to rule this world. Ang point doon, hindi po totoo na si Jesus ang anak ng Diyos. May definite article. Biblically speaking, marami po ang tinawag na anak ng Diyos. Sapagkat malinaw na inamin po ng Sa Catholic Encyclopedia, the title Son of God was applied to persons having any special relationship with God. Hindi po literal kung basahin ng mga Hudyo yan. Hindi po literal. Kahit ngayon salitang Diyos eh. Kasi may mga Judges, Diyos ang tawag eh, sa Biblia. Siya po yung nakasulat sa 82 Psalms. Pero hindi po kailanman pumasok sa kokote ng mga Hudyo. They know their language na literal na Diyos ang mga yun. Until now, sa gathering nila, ito yung muhadara nila eh. They read that verse, 82 Psalms, sa mga rabbi. Ano yun? Ye are gods. Kayo'y mga Diyos. 82 sa is ng awit. Ang salmo. Okay, awit ang salmo. So, punta tayo sa Quran. Ha? Punta tayo sa Quran. Ano naman ang tutol ng Quran, mga kapatid?
Unang-una, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo ano po ang sinasabi po ng Quran patungkol po sa reliyon na totoo, na galing sa Diyos. Dapat ito muna unang ating malaman. Kasi meron pong ipinapahiwati ko, meron pong itinuturo sa atin ng Quran higit sa lahat patungkol po sa ating pananampalataya. Meron ka bang Quran na dalagal dyan? Pakibasa mo nga ang sinasabi. Sa isang talata po ng surah Ar-Rum, ito ay chapter 30, verse 30 ng Quran. Namin, pabasahin natin yung ating mga panauhin ustad po ngayon. At tayo po'y pinalad na sila po'y panauhin natin ngayon sa kape talakaya. Isa pong kalangalan na tayo po ay puntahan ng ating mga putihing mga ustad. Ang sabi mo dito, A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Pakibasa mo ha? Sa verse 30, ganito po ang ating mababasa sa surat Ar-Rum. So set your face toward the religion. Hanif is worship but Allah alone. Allah's fitra with which He has created mankind. No change. Let there be in the religion of Allah. Kaya pa, that is the straight religion. Kaya panatilihin mo ang iyong mukha, sariliyong dalisay, sariliyong matuwid, ang kalikasan ni Allah, na kanyang nilikha ang mga tao batay dito. So meron palang reliyon na talagang itinalaga ng Diyos sa tao, at batay sa katalagahan ito, dito niya nilikha ang mga tao. At pinapasabi pa sa atin ng Diyos, ayon po sa banal na Quran, Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyamam millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ang sabi po sa Surah Al-An'am, chapter 6, verse 161, ganito po ang ating mababasa sa chapter 6, verse 161 ng Surah Al-An'am. Ito po ang masasabi. Ito ang ating masasabi. Mababasa. Say, truly my Lord has guided me to thy straight path, a religion of the religion of Ibrahim. Yes. Bakit? Sabihin mo, tunay na ako ay pinagnubayan ng Panginoon ko sa tuwid na landasin. Isang reliyong tama. Isang paniniwala ni Abraham. Nakahayla yung pasis eh. Reliyon ni Abraham. Bakit? Kasi hindi po galing sa paganong konsepto itong paniniwala ni Abraham. Isingit natin, Brother Knight, saan ba galing yung paniniwala? Yung bang paniniwala na ang Diyos ay may anak? Bago bang paniniwala yan? Hindi po. Ha? Saan po? Bigyan mo natin ng isang halimbawa. Kung kilala po ninyo si Roman, isa pong Roman, Emperor Augustus, kailan po nabuhay ito, Brother Knight? No, 63 BC at saka hanggang 14 Christian era. Tinawag po siya sa Latin na Divi Filius. Ang ibig sabihin ng Divi Filius sa Latin, anak ng Diyos. Matagal na pa ng paniniwala yan. May mas matagal pa dyan, Brother Nepe. Ha? Imperial court. Bakit? Anong sabi sa Imperial court? Restoration dynasty. Lahat ng mga Restoration dynasty, kinikilala rin bilang anak din ng Diyos. Mas buray natin ito ha, para makita dyan sa... Sana maklose up ito ng ating... Yun ay nangyari, 1,000 BC before Christ. Yung po sa Western, na tinatawag na Zhou. Tagal na pala nito. Dynasty. Saan po? Sa China, di ba? Bari na? Oo, sa China. Kailan yan? Noon? 10,000 BC. 10,000 BC pa, meron na pong tinatawag na anak ng Diyos. Wala pa ho dyan yung Egyptian mythology. Ano pa, Brother Knight? Meron pang tinatawag na anak ng Diyos. Sino? Sino? Si Apollos of China. Apollos? Apollonius?
Apollonius of Tyana. Apollonius of Tyana. Research po niyo kung sino si Apollonius of Tyana. Pareho-pareho po sa story ni Jesus Christ. Ha? Naghihimala. Nagpagaling ng mga may sakit. Nagpagaling ng mga may bulag. At hinula ng Roman authority. Nung siya'y pinulong, nung siya'y pinapatay, hindi daw napatay ang kanyang katawan, siya tayo umakit sa langit. Resurrected. Pagkatapos bumaba at kinausap ang mga disciples niya. Hanggang ngayon, nabubuhay siya sa langit. Sitting in the right hand of God. Hindi po bago. Sapagkat yung Christianity ay na-paganized. Yung salitang begotten son of God, yung salitang anak ng Diyos, yan po'y paganong paniniwala. Ha? Paganong paniniwala. Paganong pagano. Para mo sa Hindu, Brother Knight. Anong paniniwala sa Hindu? Halimbawa, binigyan na natin ang sample. Eh yung Hindu, mas matanda yan sa Christianity. Yes, mas matanda sa Christianity. Una-una sa lahat, pwede kong sabihin na ang original oneness modalism galing din sa Hinduism. Uh-huh. Bakit? Kasi si Krishna kasi ay nagkaroon ng asawa. Ay, teka. Si Krishna ay nagkaroon ng asawa. Saan galing asawa ni Krishna? Well, yung kanyang asawa kasi yun ay si Radhirana. Radhirana. Pero si Radhirana, yun ay kanyang self-pleasure potency. Self-pleasure potency. Kita niyo mga wild ng paniniwala niya. Saan galing yung asawa ni Krishna? Mula sa kanyang sarili. Galing din sa kanya. Self-potent. Self-pleasure. Self-pleasure. Self-potent pleasure, no? Oo, potency. Potency. In other words, mula sa kanya, nagkaroon ng... Mula sa kanyang asawa. Tapos? Yung kanyang asawa niya. Inasawa niya. Radhirana. Kalabas, inasawa niya yung kanyang... Sa hindi niya rin. Anong paniniwala yan? Halimbawa, bigay natin yung sabihin natin na pinaka-simple illustration ng larawan dito. Yan. Nag-usap mo nga, gusto ang kami naman. Ayan. Ito si Krishna at ito si Radhirana. Si Radhirana ay set pleasure potency ni Krishna. At yung kanyang self-letter of potency ay sarili niya rin asawa. Yun. Inasawa niya sarili. Inasawa niya rin ang kanyang sarili. Yun ang masaklap din doon. Ha? Yung pong paniniwala na mga Diyos ay nagkatawang tao, hindi po bago yan. Oo. Paganong paniniwala, kaya nga sabi ng Quran eh, this is the religion of Abraham. Ngayon, talong tayo ng konti. Sa Nicene Creed, na nangyari noong 325 after Christ, halos 400 taon na nakalilipas. Ha? Pakibasa mo nga ito, Brother Knight. And in one Lord Jesus Christ, Sinatawag yan ng Nicene Creed. Credo. Akida. Akida set. Diyan nagsimula yung ano? Anong akida? Tuloy. In one Lord Jesus Christ, the Son of God, begotten of the Father, the only begotten that us, of the essence of the Father, God of God, light of light, very God of very God, begotten, not made, being of one substance with the Father. Begotten, not made, begotten Son of God, God of very God. Kailan po yan diniklare? 325 after Christ. Diniklara ng church, ng simbahan, yung tinatawag na katoliko po ngayon. Sila po ang nagpasimula ng salitang begotten, not made. Theology, doktrina po. Hindi po yan according to Revelation. At dyan din po, unang diniklara, officially, diniklara si Jesus ay anak ng Diyos at saka kapantay ng Ama. Homosyos. In other words, Diyos din. Kailan? Bago lang, wala na si Kristo. Almost 425, almost 400 years, wala na si Jesus Christ. At dyan din po unang nabuo yung Bible, Brother Knight. Dyan po unang binuo, pero hindi pa buong buo ah. Hindi pa. Pinagtalunan pa yan. Dyan po unang nabuo.
hinas dyan na po, nang kinolekta yung biblang meron tayo, dyan ang pasibo na. Resespon nyo, Council of Nicaea. Ngayon, gusto kong bumalik sa Quran, kapatid. At matanong din natin ang Ustad. Ustad, ano po ba ibig sabihin ng Quran? Yung sinabi niya ay ganito. Tingnan nyo ha. Kaya, meron kasing translation na nabasa tayo na ang sinasabi po ng Quran al-Karim ay mabigat. Kaya hindi ako naniniwala sa salitang anak ng Diyos. Ang sabi ko dito, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Sinabi nila, nagkaroon ang napakamawain ng isang anak. Yan po ay nasa Surah Al-Maryam, ang Surah Maryam, chapter 19, verse 18. Sa verse 89 siya, لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. Surah Maryam, chapter 19, verse 89. Tama ba yung translation nito, Ustaz? Talaga ngang nagsabi kayo ng isang bagay na kasuklang-suklang. Tama ba yun, Ustaz? Kasuklang-suklang pala yung paniniwala na ang Diyos ay may anak. Eh, brother na, yung salitang kasuklang-suklang, alam po, baboy yun sa Biblia. Oo, sa Biblia. Yung baboy sa Quran, hindi tinawag na kasuklang-suklang. Tama ba, Ustaz? Walang salita, kasuklang-suklang ang baboy sa bagsak. Karumal-dumal. Ha? Yung baboy, karumal-dumal sa Biblia. Pakibasa mo nga. Hindi ko po ang ating mamabasa. Sa Levitico, kapitulo po ay 11, ang talata po ay 7 hanggang 8. Okay. At ang baboy sapagkat may hati ang paa at maak datapwa at hindi bumunguya, karumal-dumal nga sa inyo. Huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan at ang bangkay ng mga iyan ay huwag ninyong hihipuin mga karumal-dumal sa inyo. Karumal-dumal, no? Yung baboy, karumal-dumal. Pero sa Quran, yung kasuklam-suklam, yung karumal-dumal, yung paniniwala na ang Diyos, ang mahabaging Allah, ay nagkaroon ng anak. May pit na tinuputulan ng Quran niya. Buti pa, basahin natin isa-isa. Ha? Ano po ang sabi ng Quran ng Karim patungkol po dyan, mga bagay na isa-isayin natin. Na, bakit tutol po ang Quran patungkol po sa pagkakaroon ng anak? Pakibasa mo yung Surah Al-Baqarah, chapter 2, verse 116. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Verse 116, ganito po ang ating Subhana. Mabasa. Bal, lahu ma fis samawati wal ardi, kullu lahu khaliq. And they say, Allah has a begotten a son. Glorified is He. Nay, to Him belong all that is the heavens and earth, and all surrender with obedience. Oh. Ang lahat ng nilikha ng Diyos, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lahat, sumusunod sa Kanya. Ang lahat ay alipin niya. Ngayon, tinan nyo, bakit ganyan po ang premise ng Quran? Kasi kita mo ha, katulad ng paniniwala ni Soriano at ng iba pa, palibasa daw, si Jesus ay anak ng Diyos. Therefore, kung siya'y anak ng Diyos, si Jesus ay Diyos. Diyos din. Bakit? Kasi yung anak ng pusa ay anak ng aso ay? Aso. Therefore, kung anak ng Diyos, anak din ng Diyos. Kung anak ng Diyos din ng si Kristo. Ganun ang analogy. Pagkatapos, sinitlerin ngayon ng iba, si Jesus, kamanlalalang ng Diyos. Co-owner. Of God. Sabi nga ni Soriano, tinuturo niya, ha? Siya, ang ama daw at saka si Jesus, ang may-ari ng sansinukong. Para ganyan siya, Karasid, nakikita ko yung analogy ni Mr. Sokiano na talagang napakamali. Porket sinabi niya kasi, si Kristo ay anak ng Diyos. Then, kung ang ama ay Diyos din, then ang kanyang anak din ay Diyos din. Parang sinabi mo, ako, anak ako ng presidente, pero hindi naman ako presidente sapagkat ang tatay ko ang presidente. Ganun yung makikita ko mali, ang dilema. Mabuti pa, babasahin din natin ang ating mga Ustad. Sa Surah Yunus, chapter 10,
verse 68. Sa akin masin. Masin. Chapter 10, verse 68. At kung okay lang, Ustad, pakita ang slide na rin. Para mas malamdam natin yung kinasabi. Basan, basan. Chapter 10, Surah Yunus. Chapter 10, verse 68. 68. Ayun, 68. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون Sinabi nila, gumawa si Allah ng isang anak. Napakamaluwalhati niya. Tama ba ito, Jesus? Siya ang walang pangangailangan. Pag-aari niya ang anumang nasa mga langit at ang anumang nasa mga lupa. Hindi kayo nagtataglay ng anong patunay sa payag na ito. Nagsasabi pa kayo hinggil kay Allah nang hindi ninyo nalalaman. Ang ganda ng sinabi ng Quran. Talagang hindi nyo nalalaman. Bakit? Yan ay pag-anong paniniwala. Si Abraham po, Khalilur Rahman, intimate friend of the most merciful. Best friend niya ang Diyos eh. Kaibigan niya ang Diyos. Kahit kailan, bagay, biblical speaking, lalo sa Abraham, si Abraham, hindi po nagturo na ang Diyos ay may buktong anak. Ha? Hindi po siya nagturo. Eh, kaibigan niya ang Diyos eh. Natural, kilala niya ang Diyos. Lalo hindi niya alam ang Trinity. At sa kahit ang mga Hudyo, naniniwala din sila na si Abraham, kaibigan din ang Diyos, most especially si Rabbi Tobia. Ay, isa sa mga mga rabbi na hirap na hirap silang labanan. Oo. Anyway, siguro, mas maganda, dito tayo magtapos, patapusin ang isa-isay natin para mamanamnam natin ang sinasabi ng Quran tungkol sa pagtutol, mayigpit na pagtutol ng Quran sa pagkakaroon ng anak ng Diyos. Yan po ay nasa Surah Maryam, chapter 9, verse 88, 89, 90. Ustad, pakibasa na. Surah Maryam? Oo. Anong verse? لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا Basahin natin ang translation, Ustad, at check natin kung tama yung translation. Ang sabi po ito, namnamin po ninyo ang mga kapatid, namnamin po ninyo, lalo na yung mga nasa larangan po ng dawa. Ipahayag po natin sa mga naniniwala ang Diyos ay may anak. Ano po ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Sinabi nila, nagkaroon ang napakamawain ng isang anak. Tama yung sinabi ng Quran eh. Eh, ganun naman ang sinasabi nila eh. Bilhin mo? Nagkaroon ng paniniwala? Si Kristo daw anak ng Diyos? Nasa sinakupunan ng Diyos?
Tapos iniluwan niya. Sa araw na ito, ipinanganak kita. Oh, yun ang tinututulan ng maipit ng Quran. At ang sabi pa, talagang ang nagsabi kayo. Ha? Talagang nagsabi kayo ng isang bagay na kasuklang-suklang. Tapos ang sabi pa rito, sa verse 19, halos ang mga langit ay magkabitak-bitak. Tama, Ustaz? Dahil doon at mabiyak ang lupa at gumuho ang mga bundok ng durog-durog. Mapakin mo. Hindi pala biro yan, ganyan paratang eh. It's a blasphemy against God. E yung langit pala, halos magkabitak-bitak eh. Yung lupa, mabiyak, gumuho ang mga bundok ng durog-durog. Nang dahil sa mga pinagkasabi ninyo, ang Diyos ay may sinapupunan. Ang Diyos ay may buktong mata. Tapos, sinabi pa rin ni Allah, dahil nagpaparatang sila sa napakamawain ng isang anak, hindi nararapat, hindi bagay para sa napakamawain na magkaroon ng anak. Bakit? Paganong paniniwala yan? Galing sa paganong paniniwala na yan. Ang mga Egyptian mythology, ang mga Diyos ay may anak. Gayon din sa Greek mythology. Oh, si Jupiter may anak. Si Zeus may anak. Hindi po bago yan. Yung emperor po ng China, tinatawag din pong anak ng Diyos. Shinto mythology. Pasinto. Ganon din. Yan po'y pagano. Pagan in nature. Lahat ng nasa sinumang nasa langit at lupa ay pupunta lamang sa napakamawin bilang isang alipin. Eh, lahat pala alipin eh. Siya ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Ang lahat ng kanyang nilalang. Alipin lang niya. Si Jesus ba alipin din ng Diyos? Itinigang kita. Patutunayan ko sa iyo. Ang Diyos, biblically speaking, walang kapantay. Muntaki mo. Diyan nagsimula lahat eh. Palibasa nung dideklara ng 325 after Christ na si Jesus ay anak ng Diyos. Sandali lang, hindi pa na-resolve yan eh. Marami pang problema yan. Kasi later on, nagkaroon ng council of nung 381. Constantinople. Kung saan, para i-define naman kung ano yung nature ni Christ. Dalawa nature niya, lumalabas. Saan siya doon yun? Council of Chalcedon. Pagkatapos nirsob naman yung Holy Spirit sa Constantinople. Para yung Spirit naman isingit bilang kapantay ng Ama at ng Anak. Ganito pangyayari ka na siya. Una, 325 AD. Nung 325, hindi pa na-resolve. Wala pang Holy Spirit dito. Tapos sumunod ang Council of Constantinople. Okay, sandali. Nung 325, dinipay muna si Jesus ay Diyos din. Diyos din. Kapantay ng Diyos. Anak ng Diyos. Tapos sumunod yung Council of Constantinople. Nung 300? Yung 300. 81. At pagkatapos ng 381, Council of? Sumunod ang Council of Chalcedon. Okay ka lang, parang progressive. Ano? Yung akita nila, doktrina, progressive eh. Pagkatapos, anong na-resolve sa Council of Chalcedon? Kaya almost, ang nangyari doon, yung pagkakaresulting sa Council of Chalcedon, doon lumabas yung paniniwala na si Kristo ay 100% Diyos at 100% tao. Yung parang paniniwala na si Jesus 100% God, 100% na tao, ay doon sa Council of Chalcedon. Bakit? Bakit na gawa yung theology niya? Kasi may paniniwala din yung mga Alexander Thoughts. Dalawang thoughts yung nagsilitawa na yun. They were also called Christian. They were also called Christian. At ang paniniwala, si Kristo talaga ay hindi tao. Hindi rin tao. Parang si Soriano. May Soriano kasi, kaya di, sana dumindig ka na sa mga Muslim. Matagal na kami nagpaparinig sa'yo. Kasi sa paniniwala ni Kyle, si Kristo hindi talaga tao, nagkukunwaring tao. Hindi na yung bagong paniniwala eh. Meron na yan sa isang panahon ng isang early church father. In other words, tama ang Quran. Tama. Bakit? Sapagkat kita mo, sila nagparatang ng walang batayan, walang kaalaman. Ha?
nagparatang laban sa Diyos na siya ay nagkaroon ng buktong na anak. Simula dyan, nagkaroon na ng problema. Kapantay na ngayon ng Diyos si Jesus. Eh, sa Quran, malinaw, walang kapantay ang Diyos eh. Sa Biblia ba may kapantay? Dito, malapit na tayo matapos. Pakibasa mo nga yung nasa Isaiah 45. Tignan mo, ano sabi ng Diyos ay nagsasabi, namungusap.